Ayan, mga tropa, magandang hapon sa inyo lahat. Ako ay nagawa ulit ngayon ng poste ng solar. Ayan, dalawa ulit yung gagawin ko. So, dali ito ay natutulang ko na ang 1 meter kasi sobrang taas nito. Sasanggarin lahat naman sa mga sanga ng mga dahon ng puno. Kung masyadong mataas, mawala ang kwenta yung liwanag. Kailangan isasakto mo lang siya doon sa kung saan may open area. Huwag sobrang mataas. Huwag nyo naman sobrang baba. Pakit naman sobrang baba na. Bali ito ay nabot ng 5 meter. Pinawasan ko lang siya doon dahil medyo open area naman siya. Kailangan masyadong mataas para hindi masyadong magalaw. Kasi magalaw yung pagmahangin. Ayan. Kailangan lang dulo ay sarahan para hindi mapasok ang tubig kapag ito tag-ulan, no? So ito yung ginamit kong steps. So hindi naman masyadong malaki ang kailangan dito, basta hindi siya madudulas kapag tinumpungan, no? Kapag nalagay niyan, yung medyo nakaangat siya ng konti dito para kung madulas man, papasok dito yung paa mo, hindi palabas. So yan, mamaya ipapakita ko ulit yung aking ginagawa. Ayan mga tropa, at ari nga, nilagyan ko na siya ng steps. Ayan, kung meron ka naman gloves, mag-gloves ka para hindi naman napapasok kapag ka nagtatrabaho na. Paunahunahan yan ang iyong abi ka India. Kapag meron kang building machine, dapat may gloves ka. O kaya salamin, huwag kang gagaya sa akin kasi sarili ang mata ko sa kislap ng welding. So yan, ang pagkakabit ng steps dyan ay hindi basta nakataklaan. Hindi basta nakataklaan. Kailangan tiktikin sa parang kung siya ba ay mayroong mahina ang kapit. Dito mo na yan. So, nakikita mo naman yan, maganda. Para hindi ka matanggap. Pero pagka nahulog yun, masakit yung pagka bumagsak. Tatanggap gagamit ka ng pikita. Oh yeah! Kaya kahit anong bakal na pwedeng ipantik-tik, kahit martilyo pwede dyan. Para masigurado mong quality ang iyong trabaho. Para ang nasa paso, gamit ka ng labs. Sa mga bago-bago wala ang natututo, nagamit ka ng mask kasi masakit ka sa mukha. Hindi ka gaya sa akin, sanay na mukha ko, makapal na balat ko. Hindi na talab sa akin ang inip. Ayan. Yun lang, yun lang kasimple. So mamaya, ayan, lalagyan na lang natin yun ang pinaka spike. So, maganda niya may spike para hindi siya pumihit. Kahit na magkaroon ng krakag pundasyon, hindi pipihit yung poste mo, diba? Kaya mas matibay. Ang kakalimutan na lang yung spike kapag ka nang kabit ka lang. So yun. Yan, ngayon nagagawa naman ako ng bracket para doon sa solar light. Yung solar na yun ay spotlight. Kaya kailangan ng bracket. Oh yeah! Hindi natin kailangan i-actual kasi natin dito naman yung drawing ko maganda, oh. Para sa mga nakakaintindi lang. Oh no! Turla kita ng kaunti din sa aking shop. Oh, yan. Paano din naman ako dito? Para nilaguhit ko na, oh. Lahat ng mga nakaguhit na yan. Yung mga bahay na nagawa ko na. Hindi naman ako mag-drawing na yan. Yung bracket na lahat para mapinturahan at maitulay na bukas nga. Ayaw mga tropa, nadali ko na yung bracket at napakabit na rin. At ipapakilala ko lang sa inyo ang aking mga katulong. Na naman, nadali ko katulong lagi. Si Inkyo at saka si Nanwe. Si Nanwe at si Inkyo. Yan, dalawa yan. Tapos, ari nga, nakita ko na Inkyo, nakita ko na. Tapos kung makikita mo yan, oh, meron pa rin din yung isa. Ang dami niyang galing sa iya.
Yan, mga gamit ka. Alam mo, daming-daming nagamit na tao. Pero ako lang naman nagamit na. Papakita ko ngayon ang aking bracket na ginawa. Yan. Yan ang bracket. Kaya nasa sa drawing kanina. Ganyan ang tayo niyan. Yan. Diba? Pareho-pareho naman ang drawing eh. Para lang sa mga nakakaintindi eh. Huh? Hindi ako magdo-drawing ng garlic kung hindi ko naintindihan na. yan na, diba? Mukhang kamukha. Kahit lang, drawing. Pari na, pipinturahan na lang. Pwede na itulay yan bukas pagka wala akong gagawin. Masyadong busy. Lagi na akong busan pagdadating ng hapon. Sira.